Good morning, good afternoon, good evening sa mga viewers po ni Rexy the Realtor at sa mga investor po. So, nandito po tayo ngayon sa Google Earth. I-explain ko po mabuti para mas maintindihan nyo po yung binibenta namin na beachfront property. So, ito po, mapapansin nyo po, may beach po dito at the same time may coastal road po ito. Itong coastal road na po ito ay project po ito ng government, which is tapos na po ito. Pwede na po nyong ma-access itong property na to. So, sukatin na po natin yung property yung binibenta. Ang located po na property ay ito po. Ayan. Zoom lang po natin. Ito po yung property na estimated lot size na binibenta. Ayan po. So lumabas po dito ay 2,298 square meter. Pero malalaman nyo po yung actual size pag upon tripping po, ipipresent po namin yung mga documents sa inyo. Ngayon po, alamin naman po natin yung pinakalapad ng beachfront. So katin po ulit natin. From here po, saka dito, ay lumabas po ay 45.16 meters yung lapad po ng beachfront. Ngayon, alamin naman po natin ngayon kung gaano kalayo dun sa pismong dagat. Okay po, sukatin po natin ulit. Start po tayo dito sa pinaka-boundary. At the same time, dito po tayo mag-stay yan. So, 31.13 meters po ang layo niya sa dagat, which is malayo po siya. Ngayon, kung mapansin nyo po, meron po siyang kulay black na mark. Ibig sabihin lang po nito, pwede po umabot yung alon ng tubig ng dagat dito po sa dark part na po na ito. Nangyayari po yan pag high tide, pwede rin po pag may super typhoon or typhoon na dumating po dito sa area na ito. So, pwede pong umabot dito yung pinakadagat. So, meaning po, safe na safe po yung property na to kasi nga po, malayo po siya sa beach. Ibig sabihin po noon, kahit mapa-high tide, mapabagyo, ay hindi po kayo aabutan ng tubig dagat. Ngayon, explain ko lang po ito. From here po, ito po yung coastal road. Pababa po ito eh. So ngayon, siyempre matatanong nyo po, paano kami makakapunta sa property? So kung mapapansin nyo po, merong mga gray line po dito. Ito po, may gray. Yan po ay mga concrete na ginawa po ng mga nakabili po rito, yung mga investor po natin. So example ko na lang din po itong isang client namin, binili po nila ito. Itong property na to. So ito po ay ginawan po nila ng daan pababa. Same lang din po sa mga katabi niya mga beach, mini beach resort. Kasi po, ang ginawa po dito ng mga investor natin, yung mga client po namin, from abroad. So, kaysa hindi po nila nagagamit yung property na binili nila, gumawa po sila ng mini resort. Isa po yung sa mga suggestion din po namin. So, gumawa po sila ng mga kubo rito. At the same time, dito po sa area na ito, ay meron po mga Airbnb. At the same time, mga villas po dyan na pwede nyo po pag-stayin pag gusto nyo pong magbakasyon ng summer. So marami may access po kayo dito sa beach. At the same time, ang lapit lang po sa access road, coastal road po ito. Ngayon po, maganda po yung kasi nga po, para may return investment po kayo pag nag-invest po kayo sa property na to. Alam naman po natin, ang real estate, nag-i-increase po siya ng value. So yun po yung ginawa po ng client namin. So bigyan lang ko po kayo ng idea. For example po, gusto nyo na mag-invest. So, sa 2,000 square meter na po, pwede nyo pong gawin dito, i-subdivide nyo po siya ng pahaba. Para naman po may beach access po lahat. Pwede rin po mag-stay po kayo ng mga nasa 1,000 square meter para naman po may private property po kayo. At the same time, yung another 1,000 square meter ay pwede nyo pong gawing mini beach resort, which is pwede po namin kayong tulungan para i-market po yung business nyo. So ito po, dito po matatapos muna ang Google Earth natin. Ipapakita ko naman po sa inyo actual footage. So after po nito, ipiplay ko po dito yung video presentation na may drone shot, land footage, at the same time po, yung mga documents at yung mga details na kailangan nyo pong malaman regarding po sa property at yung location. So stay tuned lang po. Enjoy your watching.